ay wala sila masyadong mataas na HP. So it kind of means na hindi ganoon ka solid itong lethal counter. Pero tingnan mo, maganda naman yung clear. Maganda naman yung kanyang clear. Yeah. Yeah. Again, the distribution here, makikita nyo nga talaga yung double na attack damage side lanes dito for the side of LPU, whereas of course ganun din naman para sa side dito ng Mapua. Really just waiting out of course on the running rotations dito of their of the junglers and of course of the tanks. And syempre hindi na nakakagulato na unang makakuha ng pwesto of course of the Johead just because of the sheer capacity of that Johead to deal early damage, you know, doon sa mga jungle caps. Tingnan mo yung ginagawa dito ni Bing. Binubully niya agad si Apeng. Yeah. May top lane. Oo. Just really controlling the lanes here. Experience sila parehas. Yeah. Pero there is an embrace here, ah. Down at the bottom lane. Phantom, already embraced also by the Eve. Pero apat yung nakatag sa kanya. Parang mali yung pwesto ni Phantom, no? Yeah. Didn't account that the possibility of a Ruby coming down from the bottom lane. Never allow for yourself in a position na pwede kang ma-pincer ng ganun-ganun. Malayo-malayo siya sa kanyang Torre. Nandun siya sa bush na madali siyang ikunin. At of course, nakita niyo naman kung gano'ng kabilis yung pag-rotate ng apat na members doon. So, might also missed out some of the gold siege minions. So, yun yung mayroong problema. And we're gonna be having a pause now for a while. Okay. Nagkaroon ng request ng pause dito mula sa side ng, Team Mapua. So, I'm not so sure. So, baka yun yung rason kung bakit din hindi ka agad nakapag-react si Phantom dito. Medyo ang hirap lang eh. Kasi, bottom is bottom lane the gold lane ba? Yes, the gold lane. Bottom lane is the gold lane. So talagang alam mo yun, alam naman natin, nasanay kasi ako na minsan nasa top lane talaga yung gold lane. And alam natin na highly contested lane din ang gold lane talaga. Kung saan you really eye on actually punishing, kunyari nilalagay dyan yung mga alis, ganun. Pero okay kung may mga ano, maharit, ganun. Pero kung side lane mage ha. Pero ayan eh, PNK ka agad. So alam mo yun, napunish ka agad yung PNK dito. There's a good denial for him and mararamdaman ito. So, kita mo agad yung reaction, syempre, ng mga taga-Mapua. Aiding up Phantom. Yep. Upon that mishap, no? On that pincer against this PNK. Pero! Oy, push sa may bottom lane. At pinupura nila yung Ruby. They drew up the damage and surely get the kill. Gusto ko pa yung ginawa nila. Binigay nila sa Popol. And level 3 lang pares dito sa may top lane. Wala nang Firaga. Itong ating ex-board. Ginaw ni Apeng. Ganda nung head sa play. Coming out from Apeng nun. Malapit na siya mag-4. Hassle up, no? Kasi kahit paano naabutan pa rin ng Balmond yung X-Borg doon. And in terms of trade, kahit gano'ng kahaba yung range ng X-Borg yun, dundali, na flickeran, lethal counter. That's easier to the combo. As in, within that range. Exactly. Pasok na pasok talaga siya sa lethal counter, mga tol. May kunat pa yung Balmond. Exactly. Meron pang libreng dash, mga tol. And that's it. Doon nagkaroon ng miscalculation si Bay against sa Peng. Yeah. Biglang umariba dito ang Mapua. Although Viva yung kanilang tagline eh, Viva Mapua. Mabuhay Mapua. Pwede rin. Yung Viva? Viva Mapua. Viva, mabuhay, no? Yep. So, we saw yung biglang pagkawa ng 2 kills at nakakalamang na konti. And because of that, there will be a pause. Okay, mula sa side dito ng Mapua, no? Although Apeng is really doing a good job on that Balmond earlier, I think yung Mapua, they still have some struggles siguro maybe in executing that bottom lane. Tinignan ko yung bottom lane nila kung was there like a tag mula kay Momonji na kompleto naman yung tag ni Momonji. They did allocate 4 members on that one. Ang natay ko si Momo Pesky na kuha siya ng 1 kill. Pero alam mo yun, parang dapat yung 4-man dive ng Mapua doon sa baba. Dapat may kapalit meron yun. Meron pag wala ka meron wika muna. Think kasi with Ling, since buff dependent siya, meron siyang mga little openings lang, mga speculative 30 seconds to 1 minute. After that, kailangan niyang bumalik para doon, para pumayos na malapit sa mga buffs, diba? So parang, kill, balik sa buff. Tapos para efficient kayo, no? Efficient. And tapos, then the turtle, of course. Madali basahin yun eh. Kasi kapag ilang talon lang naman kay Ling yung kailangan mong bantayin. And there's a requirement for him to return onto that buff. You can also see the real world manipulation getting the tag down mula doon sa barats ng lambot, yung barats natin. And I'm not so sure if this is again the manifestation of any struggles mula sa side ng Mapua as they have been calling for pause. Here comes Momo Pesky. Speaking of, nahinahanap natin yung Ling was able to impale the swords towards that Balmond. Yep. Actually, kukuha sila ng outer turret energy shield since my top lane. Sa words ng ating mga malulupit na players, kasi malapit din naman ako sa mga players, ang tawag nila sa move na to ay plating.
Play oh! Oh! Hindi! Oh! Kasi, plating din! Yun yung verb nila. Verb oh, okay, na ginagamit. May shield! Plating tayo! Pwede naman tayo. Plating, pero pwede mo naman kuning tunga ko na dyan. Tunga ko na dyan, pre! Tunga na dyan ako, pre! Ito, correct ko yan. Hindi shielding, syempre. Pre, kasi plating if you take plates, no? Pero pag ano, pag shields, pwedeng shield take. Oh, two syllables lang doon naman eh. Pero ano, mas madaling sabihin. Oh, shield take. Ang dami bilis, di ba? Shield take parlor, shield take. Tapos mas shortcut pa yan. Nakabulol yun, pre. ST, oh, ST. ST? Oh, for it. Take shield, take shield. Pero may take shield eh. Oh. Kaso hindi ko mababago yung mga trip nila. Yun ang siya sa ako naman. Nag-narrate lang naman ako, guys. Alam mo, bong clicks. Bong clicks, nag-narrate lang ako. Eto. Alam mo naman tayo. Ang tagal ko nang wala sa ML. Sasabihin ko na diretso. Ang tagal ko nang wala sa ML. Pero parang ganun pa rin ha. Plating pa rin. Plating pala tawag dyan. Parang tipi lang. Parang tipi-tipi lang. Oh, bakit? Oh, gets yun na yun eh. Bakit? Paano mabaguhin? Oh. Bakit? Yung kalapati nga. Oh, diba? Ako mga kaibigan. Speaking of kalapati, we did so. Ezekiel Oden, make you up the rotation here on the bottom lane. Yet makareceive nung kanyang divine judgment. No? Mm-hmm, divine judgment drop towards members of LPU here. Yep, there are some kills in there. Actually, we're sitting at 3-3 on the running score. Yep. Pero in terms of turret take, it's only on the Pupuwas side that things are favored. No, nakuha na nila yung other turret. Dito sa may pinakababa, eyeing na for a rotation down on the top lane side to take another against LPU. Yep. And turret lang target dito ng LPU. Look at the flicker coming out from the Kufra. Pero kinokontra lang niya. Gandang flame na kijoed. Last insanity, sabay Eve Obi. Grabe yung coverage. Abot pa rin, mga kaibigan. Doon nasuki ngayon ang isa pang lumilipad. That's gonna be... of course, yung kaja na rin, going down for the real world manipulation. Trinabaho na lang din, yung mamapesky, kung sino may nagtago dun sa may pinakataas. At sakto rin, pag naburo nila yung mga membro dito ng Mapua, I think baka makuha nila pa rin yung turtle. Pero hindi, it is gonna be Mapua before going down, able to take out the turtle. Ano mo ba? ACG Nukum. Oo. Ibang klase yun na. Kasi imagine mo, meron Ling na may retry. Yup. Pero siya yung nakuha. Tiket ba yun? Yeah, tiniket yata niya. Tiniket yata. Yata eh. Parang kasing gamit na lahat ng spells eh. Oo. Either diba? Tiket o kaya yung passive nung kanyang Molten Essence pa. Ay, di, wala ka siyang Molten Essence eh. So, either that or yung bola. Tenacity ba yan? Yung okay, ano? The concussive blast. Concussive blast, no? Mula sa emblems, di ba? Mm-hmm, mm-hmm. Dito ng ating Kufra. Okay lang, at least kahit pa paano hindi paldong-paldo yung lead na nakuha dito ng LPU. Kasi imagine that, katabi mo pa naman yung Ling, tapos nakuha pa yung turtle buff. El Classic yan, kung buff ang usapan, Ling talaga ang mananawa dyan. Let's see here, AC Junokum, of course, getting pulled out here by Momonji. Down into the reload manipulation. Grabe, tatlong ult. Para dito sa Kufra natin. And this is what you get from the Eve. Ang ganda niyang combo with just one stun. Ruby, alam mo ba ang pinaka magandang combo ngayon? Ay ang Ruby Eve na sinasabi nga nila. Kasi meron ka pang control agad. And then with the slows, dire-direcho yung crowd control niyo sa kalaban with just your combo. At syempre, kukuha nga nila yung kill dito. Wow. Okay. So easy. So pag may Johead Eve ka. Yeah. And then the Ruby additional. Yeah. Hindi nagbibiro yung damage ng Eve. The Void Blast. Kung yung gamit. The first kill and even just the Crystal alone. This decent damage here against to the tankier members dito ng team ano ng team Mapua. No? Ngayon ko lang na-realize na kaya pala ako medyo naninibago. Parang in a long time ngayon lang ulit ako nakakasya ML na 5v5. Usually hindi. Uy! Saan-saan pupunta, mga kaibigan? Kita ba't nakuha nila paring Alicia yon? Easy work na naman. It's the same story as the bad mode up top. Yes. Now, onto the barats down below. And sakto pa ang paglabas ng turtle toll. Mukhang LPU has the better read of the macros here of the map. Yep. And additionally, yung mga turtles na kanila lahat na pupunta. Except that one time na for some reason, natiketan niya itong si Ninokum. Nasingit eh, Ninokum. Okay. Nanakao ni Ninokum. Very good ejector. With the crowd control dun sa backup pa. Wala ka side ng Mapua. Mukhang palung-palo si Alicia ngayon. Ha? Really heavy plays on this game. Sunod-sunod yung nagagawa nila. Unstoppable force. Hindi papansinin yung flicker. Yung ano dito, yung flicker dito ng ating Kaja. At palung-palo nga. Ang ganda pa ng ejector. Pabalik sabay ng follow-up na ginawa dito ng galit na Eve natin. There's still the follow-up. You can also see the Blade of Tempest done in by Momopesky. Habang si Momopesky dito naman ng Peach Boys para makadikit kila Apeng na inikot ng Blade sa may harapan under the turret. And Nukum also wants to jump away. Master kill already para sa free hit here ng ating Eve. And of course, kita mo si Apeng na talagang lalayo na lang. Appear din tayo dyan ang sigaw dito ng expert patungo kay Phantom as they are not involved in that fight on the mid. But that means na napatay nila yung Ling. So that's perfect.
Ang ganda sana nung Tempest of Blades na nakita natin dun sa League for the Combo, dalawa yung tinamaan na knock-up dun sa dulo na yun. And then Eve, of course, kaso ng Giggle, si Momo Pee. Si na, it's na, dalawa? Nauntog siya, nabunggo siya dun sa tore. Ah, talaga? Nagbola. Okay. Sa isang dash. Saka naabutan siya nung ikot, no? Exactly. Di na yata nakaangat. Ewan ko kung naubusan ng energy, mga tol. Just a quick recap of that fight witness down in Jermid. Doon gumigil ang LPU. Alam mo, opportunity sana yung makapunish ng Mapua. Heavy against LPU. Pero that being said, lamang na lamang pa rin ang LPU sa ngayon. Especially with all the turrets that they are able to get. Yes. At abante pa rin sila. Top lane, nagpupush na. Bottom lane, buti na lang. Depensahan dito ni Phantom. Otherwise, sobrang laking lead na agad to. Yeah. And to consider, Wolf, na ang gamit nila, Eve. Gamit nila, Joed. Di ba? Parang ang medyo hindi ganyan ka... Hindi naman high impact, pero hindi walang parang masyadong malaking dagdag or makakaabuso nitong ganitong klaseng mapa would be of the Ruby. Yeah. For example, yun, taste check lang yung Ruby. Siguro yun yung kanyang pwedeng i-abuse. Mataas yung lifesteal niya. Lamang sila sa items. Hindi ganun kataas yung damage na available mula sa side ng Mapua. Pero real talk, Eve, Joed, sa ganito kalaking mapa, sobrang sulit kasi the more brushes that you control, the more na mas maganda yung sitwasyon nyo, tol. At syempre, nabibigyan nila itong siling ng maraming farm and mukha na pag-invade pa nga itong siling dun sa purple buff nung kabilang team. Kukontest ngayon, pero with the retribution available, I doubt naman na ako yan. Kasi naku, Eve, ganda! Napakaganda ka naman! And now, ibabalik pa dun sa box yung gamit yung ejector. Alam mo yung pre, yung kanyang square, nagmukhang diamond. Actually, parehas lang yun, mga tol. Moment paski here, garing receive. Boy, that divine judgment ni Kozuki Oden, pero hindi mahalaga. The Tempest of Blade will do the work para mabura. Yung aring kaja, that's it. 3-4-9, baka hindi pa tapos yan. PNK onto the side, Phantom into the front line. There's the stun towards kay B29. Down into the immortality, touchback para asusanahin. Siyempre, si P, yung aso ni PNK. Sino na nga to? Si Popol ba? Si Popol. Si Popol, si Kupa yung tao, diba? Ayan, and that's it. Ay, baliktad, Kupa yung tao. So yun, that's it. I mean, tough situation dito para sa mga taga Mapua. Tanging mga pagkagawa nila na mukhang hindi pa rin para sa side ni Ruby as he was able to flicker out bang that massacre counter. Grabe. Beautiful. At ganda. Gusto kong ibalik lang doon sinabi mong diamond to echo the words of our great friend na si Manjin Fandash. Ay, the great friend! Tawag yung the diamond shotgun. Pero technically speaking, mga pros, gamit na gamit yung diamond kasi technically speaking, mas malayo yung abot mo. In a way, diamond guy. The diamond guy pag inanggulo mo. So, true. Yep. Kasi pag square yun, ano ka lang nun? One side ka lang, okay. S ka lang. Pero pag dinayamond mo, meron dalawang lens yun eh. Yun yung pinakamahaba, the diagonals. Hypotenuse. Hypotenuse. Yeah, tama. The hypotenuse. Na hindi side, the hypotenuse of the square. Oh, diba? At dahil, for sure, di alam ni Majin yung kaya, ang sinabi na lang yan, diamond. Absent siya doon. Diamond shotgun. Absent. No, ano eh, hypotenuse. Absent siya doon. Nanunood siya ng concert ng Chico Sai kaysa pumasok sa matlas. Exactly. Sakto bars, ito niya pa naman eh. Mga kaibigan, grabe. Sunod-sunod ng Burayda goes the diamond. Just to make sure that all areas are really covered there. But that's even within the square. And that's even being worked there by Alicia and Momo Pesky there. Alam mo, tol, ano na to? That's it. That's the master. That's actually punch into the base. Already of Team Mapua. LPU is knocking on their doors. Buti na kauwi pa sa classroom si Kozuki Oden. At buti rin na napatay nila yung tanging tumitira kila Sansa. Na maalaman yung Ruby, kita mo naman na maalam na rin pati yung inhibitor chariot dito ng Mapua second. And I think that's it. Waiting for the minion. There's one artillery coming in. Malaki-laki pa. Pero nag-conceal play. Kaya mag-depensan. Kahang depensan, ito mapanish pa yung... Yung Lyceum. Okay. Nakarating sa classroom dito mga taga Mapua. Flicker in. There may Phantom within the range. Wala ba itong immortality? Yup, wala. Wala na rin Firaga. Yup, wala. And I think yun nakuha. Ngayon pa lang may kunting lamang sa isang trade itong side ng Mapua. It's gonna be a 2-4-4 exchange in their favor. But they did lose two of their inhibitor turrets. Yapeng, hindi umabot yung kanyang flicker cha ultimate. Si Eve, by the way, nag-flicker out. At main changes kasi si Eve, kapag tumatama yung Void Blast mo, medyo may konting speed boost ka for 1 second. Okay. Or, so, binap pa si Eve? Na-nerf yung ultimate niya na... Na-buff yung mga first skill and second skill niya.
Pero na-nerf yung ulti niya in a way na na-cancel na siya. Dati kasi, suppress lang na-cancel doon. Ah, okay. Pero yun lang. Yun lang dati. Yun lang talaga. So, ibig sabihin, kailangan mo pa rin malapitan yung Eve. That's right. No? So, in a way, may mga heroes na nakumontra sa Eve, unlike before. Pero ngayon, yung masakit is yung ang laning niya eh. Tapos nakita mo, di ba, hindi siya nahabol ng Balmond. Imagine mo yung mage mo, mabilis maglakad. Maglakad, diba? Habang kumakait. Gusto mo may ano ba? May animation ba yung Void Blast? Or baka habang gumagalaw? Hindi, I mean, sa side ni Eve, tumaturn ba siya para mag-Void Blast? Hindi, wala namang instant turn sa ano eh. Pero instant meaning? Habang naglalakad siya, pwedeng mag-Void Blast? Oh, pati Crystal. While moving, ay, walang meron, stop. Walang stop meron, mo. Pero walang turn. Walang turn. Walang pero turn. May, pero i-stop mo na may counting action na kailangan gawin. Ah, okay. Kasi ano nun? Ang open lakas nun. Lang open nun, ha? Yung simple mechanic pero na gano'n na kahit sabihin nyo na parang konti lang na may animation na yun. Nag-stack up yun every Void Blast. Gets mo, you continue to get na kahit and hindi na di-disrupt yung movement speed mo. Pero meron magagano'n naman siya konti. Feeling ko magkakaroon ng mode si ano eh, si Mobile Legends eh, like super parang ano WTF mode to. Si para sa pre habang naka wings by wings nagpe-feathered air strike. Meron din yata ganung mode na may para ano ba? Dati pre, ang feathered air strike pwede kang dumalaw. Oo, yung unang feathered air strike season 1 ay pero malampana lang. Ano lang damage, dito, mabait. Mabait lang yung damage. Oo, yan. Yung ngayon, masakit. Pero, hindi ka makakalaw. Pero, is makababol. Oo. So, parang yun. Wala din. Hassle pa rin. Farsa pa ba is still within the meta? Oo, meta. Ah, talaga, meta pa rin. Kasi, pag may Eve, kailangan may Farsa eh. Oh, kailangan may pang-contra kay. So, tanda-tanda ako yung comp talaga na ano ka lang, poke. Alam mo ba? Yung Farsa Changle combo, ganun. Exactly, yung sobrang reach. Ngayon, nauso yung Farsa at Eve na pinagsama. Grabe. Tawag namin doon, Squid Game. Squid Game. Walang sulat-sulat. Para kompleto yung shot. Squid Game. Yun yung ano, the Squid. Pero kasi sa side doon, imagine mo nung meron ka ng, ang gagawin lang ni Eve, pang slow na lang yun. Kasi di ba pag dinrag mo yun, slow lang yun. Na may cutting damage, pero may slow. So, tas sama mo na Feathered Airstrike. Shoot na, shoot, shoot na, shoot. Feathered Airstrike, dalawa. Tumama lang sa'yo. Medyo tapos ka rin. No? Well, here we go. Members here of Team LPU are taking things slow. Lalo na 10 seconds na lamang at lalabas na ang Lord sa ating laro. You can actually see them just hovering around the brushes closer onto the Lord. Patungo din doon sa may orange buff natin, doon sa may fiend. Una nakalapit siyempre si San. Pinakamakunat na membro dito ng mga taga-team Mapua. Pero again, when the trigger is pulled, as in pinikon, dali talaga nito sa sobrang hapdi ng mga membro ngayon pre ng LPU. May zone out gamit yung Xborg, merong ultimate na control, zone control gamit yung Eve. Pero yung bottom lane, kailangan nila watch out, sobrang bilis mag-push ng Bopalin Koopa. Yep. Oo, totoo. Nagpapadisrupt sila. Nakauwi na yung Eve, so may wave clear na silang nagawa doon. Buti na lang may Ruby para makapag-body block. And hindi na rin na nakuha yung Lord na maalam pa yung inhibitor. You actually see na nakumpleto nga yung mission doon para sa mga membro ng Team Mapua. Sino na nakuha ng Lord? It is the Ling for sure. Pero patay ang Ling for how many seconds? So many seconds. So, Na-trade nila yung ano, yung exchange ng inhibitor sa isang lane. So at least normalized na yung bottom lane Lord, nila. Medyo madali isang kasi yung Lord eh. Kung wala yung Ling, kung walang babackup sa ano sa Lord na to. So medyo negligible yung Lord na to. Balmond magla-lifesteal lang, may makukuha pa silang bonus skill, masakit na si Popalin Koopa, last insanity, pero wika po. Oo, Phantom, hindi, talaga nandun, nakita mo na maalam din yung Xborg. Of course, pwede nga nilang ignorin yung Lord, lalo pa wala namang inhibitor doon sa may ano top lane side natin. Yung mid ay na maalam din. Grabe, inahasalap pa rin kung ilan man ang membrong natira sa mga membro dito ng LPU. Kina mga ayan ang ginagawa ng Eve tsaka ni Alicia, pero with that kind of hustle up, nagkaroon ng problema sa attention ngayon yung mga taga Mapua that they lost their mid lane inhibitor turret. Yep. So this is still an advantage para sa side ng LPU. Malaki pa rin naman 3k. Pero hindi sila pwedeng makampante. Nakita natin eh, popularin ko pa ay may kagat na. But you have to take note, Ling tsaka Eve, more than enough para mag-deal dito sa popular Koopa. As long as mag-group up sila. Team fight nila, tingin ko, wag nila i-try na pitasin itong Mapua. Lalo pa depensa na lang din ang pwedeng gawin dito ng mga taga Mapua, no? Right. So without any inhibitors up in their own base, they can actually prop Mapua onto a fight kahit sa loob mismo ng base nila, wag lang dumikit sa may mismong parang itong mismong ice cream or itong base, no? Pero ayun lang din, I think
yung LPU, they really want to be sure. Para dito sa game number 1 ng kanilang best of 7, really want to take out one first against Mapua, that you can actually see no one is crossing the fences here of Mapua. Wala nang dumidikit doon sa may inhibitor na sira. They're just staying down onto the brush. Alam din naman to ng Mapua, wala namang didikit sa kanila doon sa brush. Lord talaga to eh. Parang antayin ulit sa susunod na Lord, kahit malayo-layo pa, 100 seconds and more. Oy. Kinumit? Just in a way, sundot lang si Alicia, hindi rin tumama ejector niya. So, ngayon, pero nakita nila si Apeng, and Apeng will be offended off. Ano rin kasi, men eh, kung bakit siya nasa harapan, kahit anong poke yan, medyo sob nila. Okay, ang tapang ng ating Ruby, ha, una siyang pumasok dito, real world manipulation na wala na rin doon. Wala pa naman alam na casual dito sa side ng mga taga Mapua, ngayon pa lang, eh, actually yun na nakuha, yung papalag ko pa, mula doon, syempre, sa aring Ling. There's also a double kill after the security down onto the back siya, down onto the barats, and ganun din ang ginawa naman ng Balbon, dumiretso na lang doon sa Eve. Still, it doesn't matter. The total count favors here the miembro at alma mater ng mga taga LPU. Tama naman yung mga minions doon. They're gonna go for the push on to the base with two members remaining here for Mapua. Man, game number one goes easily. Ay, hindi naman easily, pero goes clearly sa side ng LPU. Honestly, may time na makukuha na sa ito ng LPU. Nag-overextend lang sila, nakuha na Mapua. And Mapua, nakakita tayo ng maraming potential for them to kind of back it up. Pero it is what it is. Kinulang sila in the end. And so much good stuff coming out from LPU, lalo na kasi mukhang kabisado nila yung kanilang combo and nasa meta sila. Una, Link strongest hero ngayon sa jungler along with Hayabusa, silang dalawa talaga yung junglers na solid. Them banning the Hayabusa means na walang ka-trade.